Today is a very special day because despite of this pandemic still, we are all gathered here to witness this union of two hearts. Two hearts that chose to beat as one. And that is you, Mark. And Rose. At this very moment of your life, I want you to remember, marriage is love. Marriage is trust. Marriage is respect. Marriage is partnership. And marriage is relationship. Mark and Rose, ang pagpapakasal permanente, lifetime, panghabang buhay na. According to the Gospel of John 15:12-13, this is my commandment. Ito yung kanyang kautusan. Love one another. Mahalin niyo daw yung bawat isa. As I have loved you. Kung paano niya tayo lahat minamahal. And there is no more greater love than this. Talaga namang wala nang hihigit pa sa pagmamahal niyang ito. Nagkakilala kami ni Mark noong October, birthday niya. Actually, in-invite ako ng common friend namin. Nag-meet kami isang beses nung nagbakasyon siya. From Middle East, Oman. Medyo masungit siya. Yung parang hindi kanya papansinin. Pero that time, nagkapansinan naman kami. Nung in-invite ako ng friend niya sa birthday. Mukha kasi siyang mabait pag tinignan mo siya. Sa face niya. Yun. Parang di naman siya gagawa ng di maganda. Tapos, ayun, doon na. Nag-start na yung ano namin, yung relationship namin. Matagal na rin kami. Yung sinabi ko nga, dahil nagsimula kami sa long-distance relationship, tapos ako yung first girlfriend niya. Tinanong ko siya kung okay lang sa kanyang yung first girlfriend niya malayos. Then he said yes. So, parang na-challenge ako. And then, sabi ko sa kanya, sige, subukan natin, trial and error lang. Siyempre, may alinlangan na baka hindi mag-work or baka kulang sa time, gano'n. Pero, na-overcome naman namin. And then, kapag na-sustain niya yung oras niya na hindi ko mararamdaman na malayo kami sa isa't isa, tsaka yung loyalty, siguro yun na yung test ko na kami na talaga. Baby, I do. Para siyang best friend ko na rin. Minsan, meron ako mga mood swing, siya chill lang. So, parang na-neutralize niya yung, binabalance niya yung situation. Partner sa lahat ng bagay. Sa buhay, sa gawain, ganun. Kaibigan, ganun siya sa akin. Mark, did you come here on your own free will to bind yourself forever in the love and service of her? Yes, I do. Did you take Rose your presence to become her lawful wedded wife? Yes, I do. Rose, did you come here on your own free will to bind yourself forever in the love and service of her husband? Yes, I do. And did you take Mark your presence to become her lawful wedded husband? Yes, I do. I, your name, Mark Agustin, accept you,
accept Rosemary Dumalay to become my lawful wedded wife to love and to cherish forever and ever forever and ever. And I want you to say after me, Rose. Rose, please say I your name, Rosemary Dumalay, accept you mention Joseph the name of Agustin, to become a lawful wedded husband to love and to cherish forever and ever. Grant us, O Lord, to become one heart and one soul. And this, from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, for abundance and needs, for the strength and sorrows, and sickness and health, until death do us part. Ladies and gentlemen, ang sabi nga po nila, kapag kasama po natin yung minamahal natin sa buhay, kahit ano pa daw pong klaseng bagyo, or kahit pandemya pa or virus yung dumating sa atin, basta nasa tabi po natin sila, pati po tayo maniniwala tayong may forever para sa atin. And of course, we believe everyone that forever exists. That is because of love or pag-ibig. Mahal na mahal kita, anak, kaya hangad ko ang panghabang buhay ninyong kaligayahan. Magkaroon ka ng masayang pamilya dahil deserve mo yan. Para sa iyo naman, Rose, nagpapasalamat ako at minahal mo ang aking anak. Hinihiling ko sa iyo ng alagaan at pakamahalin mo ang aking anak. Magsama kayo habang buhay na may pagmamahal, pagtitiwala at pag-uunawaan. Palaging maging sentro ng buhay niyo ang Panginoon. Makabuo kayo ng masayang pamilya, mabigyan niyo sana na kami ng apo. At simula sa araw na ito, ikaw ay bahagi na ng aming pamilya. Hindi kami perpektong pamilya, pero may papangako ko sa iyo, marunong kaming magmahal. At ngayon pa lang, mahal na mahal ka na namin. May papayo ko sa inyong mag-asawa, magsama kayo ng paayos. At magpasunuran ang bawat isa. At kung isa man ay nagkukulang, ay magpasensyaan. Mark and Rose, sana magmahal lang kayong mabuti ng tapat sa isa't isa habang buhay. And so by the power and authority vested upon me, according to the clause Republic of the Philippines, and looking unto heaven for the divine sanction, I now pronounce you man and wife. Mark, you may not kiss your wife. Let's give the newlywed a big round of applause, everyone. I promise to love and honor you for the rest of my life. Together we will grow in unity. Together we will fulfill our dreams. I will be the best husband, your best friend. I will help you become the person God wants you to be. I love you. To you, partner, it's been a long time that we started a long distance relationship. For almost 4.5 years. With a distance of 4,300 miles away from the Philippines and 4 hours time difference, with a lot of struggles and insecurities. But today, we are the living proof of what truly love is, and that is me. As a woman, I really admire you to your good traits for being optimistic, faithful during to our long-distance relationship, hardworking and dedicated man. And now, as your future wife, I don't have any promises to you, but I'll try my best to be a good wife, to be a good role model to our children, to uplift you when you're upset, and to enlighten you from the darkness. I love you. If life was like a jigsaw, where would you start? Laging may loyalty sa isa't isa. Lagi kayong magmahalan at magkaunawa sa isa't isa, lalo na pagdating ng mga kids nyo. The answer never comes, so I take a breath, 'cause I need time to figure this all out. I got lost inside what I thought I need, but I understand. Congratulations and
best wishes, Panginang pamangkin. Yun lang. 'Cause I don't need the sunlight shining on my face, and I don't need perfection to have the perfect day. I just wanna see you happy, a smile on your face. Nothing else matters, 'cause you're everything to me, to me, to me. You're everything to me. Panatiliin ang pangunawa sa bawat isa, pagbibigayan, sa pagmamahal. Yan ang lagi niyo tatandaan. Huwag na huwag na mawawala sa inyo yung tiwala sa sarili nyo. Magpakatatag kayo, lalo na kapag may mga... Lalo na pag nagkaroon na kayo ng anak. Pag may alitan kayo o tampuhan, huwag kayong matutulog sa gabi na hindi nyo nasosolve yung problema nyo. Kung konting itong may tampuhan kayo, lutasin nyo hanggat maaari na... Rose and Mark, congratulations. Best wishes. Ano ko, isa ako sa mga saksi ng love story nyo. Alam ko naman, talagang forever na yun. Kaya lagi yung isipin na magpakumbaba ang bawat. Then, congrats again. The first thing, that's the key na kung sino ang nagkamali, kailangan magpasensya.